Minsan ka na bang nalinlang ng pag-ibig na naramdaman mo? Yun bang akala mo ay na-fall out of love ka na sa taong mahal mo? Yung akala mo ay wala ka nang nararamdaman para sa kanya. Yung akala mo ay hindi mo na siya mahal at kung kailan napagtanto mo na akala mo lang pala ang lahat ng yon, ay huli na ang lahat. Nasaktan mo na siya, sumuko na siya at may iba na siyang mahal. Minsan kasi ay mapanglinlang ang pag-ibig. Dapat na alamin mo muna ang totoo mong nararamdaman bago mo bitawan ang isang tao. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga ka-online natin na kagaya ko ay gabi-gabing naghihintay ng bagong sulat na babasahin mo sa iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Paul. 32 years old at nagtatrabaho dito sa Paranaque. Idol ko talaga kayo, Papa Dudut, kahit noong nasa college pa lamang ako. Kaya nga sinusuportahan ko pa rin kayo hanggang dito sa inyong YouTube channel. Pero hindi ko naisip na pati pala ako ay may hikayat ninyong magbahagi ng kwento ng buhay ko. Hindi naman kasi ako sentimental na tao pero siguro ay gusto ko lang din talaga na maibahagi sa ating mga ka-online ang masalimuot na kwento ko na sigurado akong makakapag-iwan ng malaking aral sa lahat. Nasa high school kami nang maging girlfriend ko si Brianna, Papa Dudut. Pareho naming first time na pumasok noon sa isang relasyon at masasabi ko na naging sobrang masaya kaming dalawa. Ginawa ko kasi ang lahat para maging loyal akong boyfriend sa kanya. At ganun din siya sa akin kaya kahit hindi perpekto ang relasyon naming dalawa. Sigurado naman ako na mahal talaga namin ang isa't isa. Happy anniversary, baby! Masayang bati ko kay Brianna. Nasa isang park kami sa Tagaytay at nag-decide kami na doon mag-celebrate ng first anniversary namin. Happy first anniversary, grabe. Ang bilis ng panahon, no? Wika ni Brianna. Oo nga eh. Parang dati lang eh nililigawan pa kita. Ngayon ay malapit na kitang pakasalan. Biro ko. Anong kasal? Hoy, nasa first year college pa lang tayo, no? Ang dami pa nga natin mga plano sa buhay. Natatawang saway naman niya sa akin. Biro lang. Alam ko naman yun eh. Gusto ko lang talagang iparamdam sa'yo na ikaw lang ang babae na gusto kong pakasalan sa harap ng altar. Sagot ko sa kanya. Ang tamis naman ang sinasabi mo na yon, baby. Pero sana nga eh, wala na talagang magbago sa atin, no? Sana tayo na talaga forever. Wika niya. Ano ka ba? Siyempre wala na magbabago dahil ikaw at ikaw lang ang babaeng mamahalin ko sa habang buhay. Sagot ko naman. Mula nang sagutin ako ni Brianna, alam ko na sa sarili ko na siya na talaga ang babaeng para sa akin. Ganon talaga siguro kapag seryoso ka sa isang relasyon. Hindi ka nahahanap pa ng ibang tao na makakagulo sa inyo. Kaya nga kahit kailan ay hindi naging issue sa amin ang third party. Oo, nag-aaway kami paminsan-minsan, yung normal na away, na dahil lang sa hindi kami nagkakasundo sa isang desisyon. Pero hanggang doon lang yon. Kasi sa huli ay hindi namin hinahayaan na matapos ang araw nang hindi kami nagkakaayos na dalawa. Naks, ang sweet naman ng couple of the year. Wika ng bagong dating na si Arvin, kasunod ng ilang pang mga kaibigan namin na sina Arnold, Kath at si Angie. At bakit kayo nandito? Gulat at natatawang tanong ni Brianna sa mga kaibigan namin na biglang dumating. Ito kasing si Kath at si Angie, nangulit na sumunod kami dito para makita raw namin ang pagmomomit ninyong dalawa sa first anniversary ninyo. Natatawang sagot naman ni Arnold. Grabe, hindi nyo man lang kami hinayaan na makapagsolo ngayon. Natatawang wika ko naman. Kanina pa kaya kayo nagsosolo dito sa spot na to? Akala nyo hindi namin alam? Kanina pa namin kayong pinapanood doon sa may pwesto namin. Ang kwento pa ni Angie.
Ang dami ko na ngang stolen shots sa inyong dalawa eh. Uwi ka naman ni Kath. O basta mag-celebrate tayo ngayon para sa first anniversary ng dalawang tropa nating in love. More years to come pa sa inyong dalawa. Masayang pati pa ni Arnold. Sa high school din nagsimula ang friendship naming anim, Papa Dudut. Saksi sila sa love story namin ni Brianna kung paano yon nagsimula at pinatatag ng mga pagsubok. Lahat ng tropa ay parte ng kwento naming dalawa. Lumipas pa ang mga taon ay mas lalong tumatag ang samahan naming magkakaibigan. Mas lalo ko rin minahal ang girlfriend ko. Napakarami na talaga naming pangarap noon, lalo na nang magkaroon na kami ng kanya-kanyang trabaho. Mga pangarap na unti-unti ay bigla na lamang lumabo dahil sa paglabo rin ng nararamdaman ko para kay Brianna. Hindi ko alam kung bakit, kailan at paano nagsimula ang lahat. Basta naramdaman ko na lamang na parang may mali na sa relasyon naming dalawa. Good morning, baby! Iminulat ko ang aking mga mata kung saan ay nasilayan ko ang magandang mukha ni Brianna na nakapaibabaw siya sa akin at may ngiti sa mga labi. Muli kong ipinikit ang mga mata ko bago tumugon sa kanya. Good morning din, malumanay na wika ko. Umalis naman na si Brianna mula sa ibabaw ko at tumabi na lamang sa akin nang hindi pa rin ako bumangon mula sa kama. Sabado kasi noon at pareho kaming walang pasok sa trabaho. May kopya rin siya ng susi ko sa apartment kaya nagawa niyang pumasok ng ganon kaaga. Paul, wake up ka na, mag-alas 8 na ng umaga, ang wika ni Brianna. Hindi ako sumagot at nanatiling pikit ang mga mata ko. Naka-overtime kasi ako kagabi sa trabaho kaya medyo puyat din talaga ako. Baby, gising na, wika pa ni Brianna. Tumalikod ako sa kanya nang bahagyan na niya akong yugyugin. Brianna, Sabado naman ngayon. Hayaan mo muna akong makatulog, wika ko. Hindi na pwede, Paul, may lakad tayo ni na Arnold today, remember? Photoshoot ng prenup nila, kailangan makarating tayo ng maaga sa resort, ang sabi naman ni Brianna. Naalala ko na ang tinutukoy ni Brianna. Ngayon nga pala gagawin ang photoshoot para sa prenup ni na Arnold at Angie, ang dalawang barkada namin na malapit ng ikasal. Muli kong ipinikit ang mga mata ko. Alam kong kailangan nang bumangon pero ayaw pa talaga ng katawan ko. Paul, wake up. Sa Batangas pa yung resort na pupuntahan natin. Baka malate na tayo. Pagyugyug pa ni Brianna sa katawan ko. Nanatili akong nakapikit sa kabila ng ginagawa niya sa akin. Paul, babangon na yan. Alam kong gising ka na. Wika niya na nagsimula ng sundutin ang tagiliran ko. Hindi pa rin ako kumilos. Paul, gising na. Tawag pa niya na patuloy ang pagkiliti sa akin. Nagtulog-tulugan pa rin ako. Paul, gigising na yan. Alam kong babangon ka na. Gising na, baby ko. Paulit-ulit na wika niya na medyo nakakairita na sa pandinig. Okay, fine. Heto na, babangon na nga oh. Hindi ko alam kung napataas ba ang boses ko dahil bigla siyang tumahimik. Padabog pa akong bumangon mula sa kama at iniwanan ko siya doon. Ramdam kong nakasunod ang mga tingin niya sa pagpasok ko sa loob ng banyo na hindi ko na inarintana bago tumuloy na naghilamos, Papa Dudut. Matagal kong kinuskos ang mukha ko na tila ba nais kong gisingin ang sarili ko. Hanggang sa halos hingali na ako at mapatingin sa kaharap kong salamin. At habang tinititigan ko ang sarili kong refleksyon ay may kung anong nagsisimulang maglaro sa isipan ko na hindi ko maintindihan. Mga tanong na hindi ko rin naman alam kung ano ang sagot. Mga bagay na nagsisimulang magpagulo sa nararamdaman ko ngayon para kay Brianna. Nang maging girlfriend ko si Brianna ay sigurado ako na siya na talaga ang babae na gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya nga hindi na ako naghanap pa ng iba dahil para sa akin ay sapat na ang presensya ni Brianna sa buhay ko.
Pero mula nang umabot sa 7 taon ang relasyon namin ay unti-unting may nagbago sa akin at sa nararamdaman ko para sa kanya. Marami na kaming mga plano noon kasama na ang pagpapakasal pero ewan ko ba kung bakit. Parang bigla na lamang may gumuho sa isipan ko sa nararamdaman ko sa mga plano ko para sa aming dalawa. Mabilis naman ang naging pagkilos ko pagkatapos kong maghilamo sa loob ng banyo. Nagbihis na ako, nag-ayos ng sarili habang si Brianna ay tahimik na nakamasid lamang sa akin. Nang umalis na kami sa apartment ko ay dumaan na lamang kami saglit sa isang fast food chain at nag-take out ng kape at tinapay para sa almusal. Wala ring traffic noon at nakarating din kaagad kami sa location ng prenup photoshoot sa Batangas, Papa Dudut. Brianna, akala ko malilate kayo ng bongga. Ang bati ng kaibigan naming bride-to-be na si Angie na sumalubong sa amin sa resort. Akala ko nga rin eh, butit nakulit ko na nabumangon kaagad itong si Paul. Kung hindi malamang kalahati na ng photoshoot ang maaabutan namin. Natatawa ang sagot ni Brianna habang nakatingin sa akin. Okay lang, wala pa rin naman ng photographer kaya makakapag-ayos pa kayo, ang sabi pa ni Arvin. Gusto niyo bang mag-breakfast muna? Mga 30 minutes pa raw bago makarating ang photographer? Tanong naman ni Kath, ang asawa ni Arvin. Kagaya ng relasyon namin ni Brianna ay mahigit 7 taon na rin kaming magkakaibigan na 6. At sa aming 6 ay sina Arvin at Kath ang pinakamatured mag-isip dahil siguro sila ang pinakaunang nagpakasal at naging seryoso sa buhay bilang mag-asawa. Hindi na, nag-drive-thru na kasi kami kanina ng almusal kaya busog na kami, nakangiting sagot ko. Oh, ayun naman pala eh. Halika na at magpaayos na kayo ni Paul sa makeup artist natin. Ang yaya ni Angie at halos lahat sila ay nakaayos na para sa photoshoot. Tara na Paul, nakangiting sabi naman ni Brianna sa akin. Sige na Brianna, mauna ka na. Magpapahinga lang ako sandali. Tugon ko habang naglalagay ng tubig sa baso mula sa kaharap kong water dispenser. Halika na Paul, para pagdating ng photographer nakaayos na tayo pareho. Wika pa niya. Magyuyoso lang ako Brianna. Mauna ka na, magpaayos. Sagot ko naman sa kanya. Paul, mamaya ka na magyosi, please. Pwede ka namang magyosi pagkatapos nating magpaayos. Pangungulit pa ni Brianna. Brianna, ano ba? Sabi ko mamaya na hindi ba? Mahirap bang intindihin ang Tagalog ko? Paulit-ulit ka naman dyan eh. Inis na sagot ko sa kanya. Napatulala si Brianna sa akin at ramdam kong pati na ang buong mga barkada namin. Actually kahit naman ako ay nagulat ako sa inasal ko sa kanya. Napataas na naman ang boses ko habang kausap siya. Sige na, mauna na lang ako magpaayos. Sumunod ka na lang after mong magyosi. Malumanay na paalam ni Brianna. Samahan na kita Brianna. Ang sabi ni Kath na kasunod na rin si Angie. Napabuntong hininga naman ako bago dire-diretsyong uminom ng tubig mula sa hawak kong baso. Pare ano yun? Nagtatakang tanong ni Arnold. Alin? Kunwari tanong ko kahit na alam ko ang tinutukoy niya. Naglakad na ako palabas ng cottage para makapag-yosi. Bakit mo ginawa yun kay Brianna? Hindi mo naman siya kailangang pagtaasan pa ng boses. Si Arnold ang nagtanong. Nakasunod sila ni Arvin sa paglabas ko at nagkanya-kanya rin ng sindi ng sigarilyo. Honestly guys, hindi ko rin alam eh. Tugon ko bago humit-hit buga ng usok. Malayo ang tingin ko na para bang gustong lumipad ng isipan ko pero hindi nito alam kung saan tutungo. Ang bigat sa pakiramdam at ang gulo sa isipan. Guys, may tanong ako sa inyo. Minsan ba ay nararamdaman ninyo na parang pabitin na wika ko? Na parang ano? Halos sabay balik tanong sa akin nina Arvin at Arnold. Na parang ayaw mo na. Parang hindi ka na masaya sa mga nangyayari sa buhay mo. Makahulugang sagot ko. Hindi nagsalita ang dalawa at pati sila ay naguguluhan sa mga sinasabi ko. Papa Dudut, doon nagsimula ang tuluyang panlalamig ko kay Brianna.
yung pakiramdam na parang ayaw ko na. Parang hindi na masaya. Parang hindi ko na siya mahal. Wala akong ibang babae dahil baka iyon ang isipin ng mga nakikinig sa ngayon. Sadyang may pagbabago lang sa mga kilos at nararamdaman ko. Madalas ay gusto ko na munang kumawala mula sa mga oras na magkasama kaming dalawa. Kaya naman nang matapos ang prenup photoshoot ay nagaya na kaagad akong umuwi dahil wala akong gana na makipagsaya sa kanila. Nagpatuloy ang magulong nararamdaman ko para sa sarili ko at kay Brianna. Pilit ko yung hindi pinapahalata pero sobrang hirap itago lalo na sa mga oras na alam kong sanay si Brianna na kasama niya ako. Hindi mo na ako susunduin? Tanong ni Brianna sa akin sa kabilang linya ng cellphone na hawak ko. Nakahiga ako sa kama at ang sabi ko sa kanya ay masama ang pakiramdam ko. Kahit na hindi naman talaga. Dahil lamang ko lamang yon para hindi ko na siya masundo sa trabaho. Magkaiba kami ng kumpanya na pinagtatrabahuhan. Bang umaga ang shift niya samantalang ako ay panggabi naman. Sorry, masama talaga yung pakiramdam ko eh. Gusto mo ba napuntahan kita dyan? Magdadala na lang ko ng pagkain para dyan na lang tayo mag-celebrate? Pangungulit pa ni Brianna. Celebrate? Nagtatakang tanong ko. Oh, don't tell me na kalimutan mo na 87th monthsary natin ngayon. Malungkot na wika niya. Napalunok ako nang maalala ko ang tinutukoy niya. Brianna, sorry. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Babawi na lang ako bukas, ang sabi ko. Sige, okay lang, I understand. Kung hindi lang talaga masama ang pakiramdam mo ay aawayin talaga kita. Pero joke lang yun syempre. Pahinga ka na dyan baby. I love you. Malambing na wika niya. Sorry ulit. Sige na Brianna, gusto ko na magpahinga. Ingat ka sa pag-uwi ha. Bye. Hindi ko na siya hinintay pa na makasagot. Pinutol ko na ang pag-uusap namin yon at saka humarap sa kisame ng kwarto ko. Ilang araw ko na rin siyang hindi sinisipot sa mga date namin o kaya ay sobrang late naman kung dumating ako. Madalas ay hindi ko na rin sinasagot ang mga text o tawag niya. Hindi ko naman talaga siya gustong saktan pero hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat. Paul, sandali lang. Boses yun ni Brianna na narinig ko hindi kalayuan mula sa akin. Hindi lang isang beses na narinig kong tinatawag niya ang pangalan ko pero hindi ko pa rin siya nililingon. Mabuti na lang at maluwag ang dinadaanan kong kalsada patungong opisina kaya may dahilan na magkunwaring hindi ko siya naririnig. Ngunit tuluyan ako nawala ng dahilan upang hindi siya lingunin ang hawakan niya ang braso ko. Inihanda ko na ang blanco kong muka bago lumingon sa kanya. Brianna? O bakit? Kunwari gulat na tanong ko. Kanina pa kitang tinatawag? Inihingal na tugon na sabi niya. Sorry, hindi kagad kita narinig. Alam mo namang mahina ang pandinig ko. Pagdadahilan ko. Okay lang Paul, teka, kumain ka na ba? Tanong niya. Oo, kanina pa, tugon ko bago nagpatuloy sa paglalakad. Magkalapit lamang ang building na pinagtatrabahuhan naming dalawa. Paul, bakit? Bakit hindi ka nagre-reply sa mga text ko? Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Mahina pero rinig ko pa rin tanong niya habang sumasabay sa paglalakad ko. Sorry, medyo busy lang. Malamig na tugon ko na patuloy sa paglalakad at hindi pa rin siya tinitingnan. Paul, may problema ba tayo? Tanong niya. Baka sa boses niya ang lungkot. Ang tanong na yon ang sa wakas ay muling nagpahinto sa paglalakad ko. Napalunok ako pero hindi ko pa rin nagawang magsalita, Papa Dudut. Paano ko ba sasabihin sa kanya na wala namang kaming problema na dalawa? Ako lang ang may problema, ang puso ko lang. May gusto ka bang sabihin sa akin? Muling tanong niya sa basag na boses. Heto na naman ako at hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Hindi ko alam kung paano sisimulang ipaliwanag sa kanyang lahat at ipaliwanag na parang ayoko na. Ayoko na sa relasyon naming dalawa. Paul, kung may gusto kang sabihin, okay naman na
Brianna, I have to go. Malilate na ako sa pupuntahan ko. I-text na lang kita mamaya. Pagputol ko sa mga sinasabi niya. Wala akong nasagot alinman sa mga tanong niya pero alam kong alam niya na ang sagot. Alam kong nararamdaman na rin niya ang lahat. Hindi lang si Brianna ang nakakapansin na may problema ako o kaming dalawa, napansin din yon ang buong tropa, Papa Dudut. Pare, may problema ka ba? Tanong ni Arvin habang nagyoyosi sa loob ng kwarto ko. Wala pare, okay naman ako. Bakit mo natanong? Balik tanong ko. Wala sa plano namin ang magkita ngayong Sabado. Kaya hindi ko inaasahan ang pagpunta niya sa bahay ko ng ganito kaaga para raw tumambay dahil nag-away sila ni Kath. Pero parang alam ko na ang magiging paksa ng usapan namin sa tanong pa lamang niya. Hindi talaga ang away nila ni Kath. Ikaw okay, pero si Brianna hindi, ang wika naman ni Arvin. Nawala na noon ang concentration ko sa nilalaro kong PS2. Natalo tuloy ako. Paul, narinig mo na ba yung fool? Tanong niya sa akin. Fool? Ulit ko naman sa salitang binitawan niya. Oo, fool as in F-O-O-L. Ang sabi nila, pinagdadaanan daw yon ng mga tao na lampas 5 taon nang magkarelasyon. Yun raw yung pakaramdam na akala mo ay wala ka ng feeling sa kanya o na fall out of love ka na. Fool ang tawag dahil sa huli, isang malaking akala lang palang lahat. Baka nasa ganong stage ka lang, Paul. Baka naguguluhan ka lang at maaayos din ang lahat. Baka naman mahal mo pa talaga siya pero naguguluhan ka lang sa ngayon. Paliwanag pa ni Arvin. Hindi ako sumagot habang pinag-iisipan ang mga sinasabi niya. Pwede nga kayang fool lang ang nararamdaman ko. May babalik ko pa kaya ang lahat ng nararamdaman ko dati para kay Brianna. Pero kung ayaw mo na talaga, kung talagang sigurado ka na sa nararamdaman mo ay huwag mo nang patagalin pa. Huwag mo nang pahirapan pa lalo na si Brianna. Dahil sa nangyayaring ito ay isa lang sa inyo ang mas nasasaktan at si Brianna yon pare. Payo pa niya sa akin. Tuluyang ko nang nabitawan ang joystick na hawak ko bago inabot ang sigarilyo at sinindihan. Hindi lang naman si Brianna ang nahihirapan at nasasaktan at ako rin. Ayokong siyang bitawan at itapon ang 7 taon na relasyon naming dalawa. Pero paano kung wala na talaga? Wala na ang kilig factor. Wala na ang sparks. Wala na ang magic at wala na ang love. Wala na at hindi ko na kailanman maibabalik pa. Kung ano man ang pinaplano mo sa relasyon ninyong dalawa. Alam mong hinding-hindi kami makikialam ng barkada. But again, make sure na tama ang magiging desisyon mo. Dahil kapag ang isang babae ay nasaktan ng sobra paulit-ulit hanggang sa magmanhid na ang sakit ay pwedeng hindi ka na niya magawang mahalin pa ulit. Muling payo pa niya. Lalo lang lumala ang pag-iwas na ginagawa ko kay Brianna ng mga sumunod na araw at linggo. Halos hindi na kami magkita o magkausap. Halos parang wala na. Alam ko ang sobra na siyang nahihirapan at mas nasasaktan ako kapag gumagawa pa rin siya ng paraan para magkausap kami. Hindi madali sa akin lahat pero ipinagpatuloy ko lamang ang pag-iwas sa kanya sa bahay man o sa trabaho. Hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag o text niya. Kinausap na rin ako ng mga kaibigan namin. Harapin ko na raw si Brianna. Kausapin ko na raw siya at ipaliwanag ko na raw sa kanya ang problema naming dalawa. Akala kasi nila ay ganun kadali ang lahat. Hindi madaling bitawan ang 7 taon na relasyong inalagaan at iningatan naming dalawa. Paul? Hinintay ko munang pumasok sa mataas na rin ng basket ang bolang inihagis ko bago nilingon ang nagmamay-ari ng boses na tumawag sa pangalan ko. Si Brianna na may hawak na payong. 3 oras na yata ako naglalaro sa open court ng subdivision at basang-basa na dahil sa malakas na ulan pero wala akong pakialam. Nilapitan ko ang bolang patuloy pa rin sa pagtalbog at inabot. Kagaya ng dati ay kamay niya sa may braso ko ang nagpahinto sa gagawin ko sanang pag-iwas sa kanya at paglakad palayo. Paul, kausapin mo naman ako. Wika pa niya. Brianna, wala naman tayong dapat na pag-usapan.
Sagot ko. Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Tanong niya sa garalgal na boses. Noon naman ay sinalubong ko ang mga mata niya. Ang mga mata niya na may ilang linggo ko na ring iniiwasan. Ang mga mata niya ngayon ay nanlalabo na dahil sa mga luha. I'm sorry, wika ko. May iba ka na ba? Naiiyak na niyang tanong. Brianna, wala. Walang iba. I'm not cheating on you. Kagad namang sagot ko. Then why? Hindi ko maintindihan. Bakit ka nakikipaghiwalay sa akin kung wala namang iba? Naiiyak pa rin tanong niya. Because it's not working anymore. Brianna, I'm sorry pero hindi mo talaga nararamdaman? Wala nang patutunguhan ang relasyon nating ito. Diretsong sabi ko sa kanya. 7 taon. 7 taon na tayo tapos sasabihin mo sa akin na it's not working anymore? Na this relationship is over? Paul, kaya naman nating ayusin to eh. Alam ko na kaya natin. Ang dami na nga nating pinagdaanan, hindi ba? Nalampasan natin ang lahat ng yon at alam kong malalampasan din natin ito kagaya ng dati. Paul, mahal kita. Mahal na mahal kita. Umiiyak na wika niya. Kaya mo pa rin ba akong mahalin kahit na hindi na kita mahal? Tanong ko. Nakita kong bumakas ang pagkagulat sa mukha niya kasunod ang pagbitaw niya sa hawak na payong. Yun ang oras na hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Alam ko at ramdam kong nagahalo na ang luha at tubig ulan sa mukha naming dalawa. 7 taon. Alam kong hindi naging madali sa kanya ang mahalin ako sa loob ng 7 taon dahil na rin sa ugali ko pero nalampasan niya ang lahat ng yon. Nalampasan niya ang hirap at heto ko ngayon. Binabasura ang lahat ng effort at pagmamahal niya na para sa akin. Hindi mo na ako mahal? Nangangatal ang mga labing tanong niya. I'm sorry, Brianna. Ayokong saktan ka pero alam kong mas masasaktan ka pa kapag pinagpatuloy pa natin ito. Tapusin na natin ang lahat sa ngayon. Hindi ko na siya hinintay pang makapasok bago tumalikod upang maglakad palayo. At habang papalayo ay parang nagsisimula rin mag-flashback sa isipan ko ang lahat. Ang 7 taon na relasyon naming dalawa. Mula sa pagiging magkaklase namin, pagiging magkaibigan at magkasintahan. 7 taon na relasyon na ngayon ay tinatapos ko na. Binabasura ko na. Hahayaan mo ba akong mahalin kita kahit na hindi mo na ako mahal? Siya naman ang nagtanong. Saglit akong muling napahinto sa paglalakad at napaisip. Siguro nga ay wala na talaga akong nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon ay kaya ko na siyang saktan ng paulit-ulit. At kung magpapatuloy kami sa ganitong relasyon, kung hahayaan ko siyang magpatuloy na mahalin ako, mas masasaktan ko lamang siya hanggang sa huli. Siya lang talaga ang mas masasaktan sa aming dalawa. I'm sorry, Brianna. Siguro dapat talaga nating tapusin ang lahat sa ngayon. Tanging nasagot ko sa kanya. Yun ang huling gabi na nakita ko si Brianna, Papa Dudut. Ang huling gabi na naramdaman ko ang presensya niya sa buhay ko. Ang huling gabi na narinig at naramdaman ko kung gaano niya ako kamahal. Nagsimula na ang araw ko na walang sweet text messages na dumating sa cellphone ko. Walang good morning baby at miss na kita o hi baby, kumain ka na ba? And I love you. Wala na akong nabasa sa inbox ko sa Facebook. Walang dumadalaw sa akin sa opisina o nangungulit sa bahay. Wala na si Brianna. Mga bagay na mahirap para sa akin lalo na sa umpisa pero sinimulan ko na rin sanayin ang sarili ko. Mahirap lalo na kapag nalaman ko sa barkada ko na nagkasakit na siya dahil sa pagpapalipas ng gutom at pati na ang trabaho niya ay naapektuhan. Mahirap lalo na at alam kong ako ang dahilan ng lahat ng paghihirap na dinadanas niya sa ngayon. Pero tiniis ko ang lahat kagaya ng paulit-ulit kong eksplanasyon sa barkada ko. Hindi rin naman naging madali para sa akin ang lahat. Kailangan kong gawin ito kesa mas mahirapan kami pareho sa huli. Kesa mas masaktan ko lamang siya ng sobra. Hanggang sa unti-unti ko nang nakasanayan ang lahat kasabay ang unti-unti ring paglalaho
na mga balitang naririnig ko tungkol sa kanya. Hanggang sa pati sa barkada ay hindi na magparamdam si Brianna. Lumayo na siya ng tuluyan sa akin at sa buhay ko. Isa, dalawa, halos mahigit limang buwan na ang lumipas. Hindi ko alam kung kailan, paano at bakit pero nagsimula kong maramdaman na parang may kulang sa buhay ko. Nagsimula kong hanapin ang amoy ng pabango na gamit niya. Ang boses niya, ang mga yakap niya at minsan ay nakikita ko na lamang ang sarili kong nakatitig sa cellphone ko na tila naghihintay ng text o tawag mula sa kanya. Naramdaman kong nami-miss ko na siya. Pero bakit ganon, Papa Dudut? Akala ko ba na fall out of love na ako sa kanya? Pero bakit hinahanap-hanap ko na siya sa ngayon? Bakit parang nami-miss ko na siya? Yung pakiramdam na parang may kulang sa buhay ko. At si Brianna yon. Happy birthday, Arvin! Halos sabay-sabay na bati naman kay Arvin. Kompleto kaming magbabarkada ngayong gabi. Actually, hindi pala. May kulang sa amin. Si Brianna na halos nakasanayan na naming hindi nakakapunta sa mga lakad o get-together ng barkada. Nagbigayan na kami ng mga regalo kay Arvin at nagsimula na sanang kumain nang may nag-doorbell sa may labas. May hinihintay pa kayong bisita? Takang tanong ni Arnold. Ang party kasing yon ay para sa aming magbabarkada lamang. Baka si Brianna ang dumating. Napalunok ako nang marinig ang sinabi niyo ni Angie na tumayo na at tumungo na sa may pinto. Guys, si Brianna nga! Malakas na wika ni Kath. Brianna? Bati na mga kaibigan kong lumapit kay Brianna. Naiwan akong kinakabahan sa may labesa. Parang si Brianna ang birthday celebrant ng yakapin siya ng barkada. Bakit ba kinakabahan pa ako break na kami? Sinabi ko na nga sa kanya na hindi ko na siya mahal at ipinaramdam ko ng paulit-ulit yon. Oo, hindi ko na siya mahal kaya dapat ay hindi na ako apektado ng ganito. Hindi na ako dapat nakabahan. Hi Paul! Muli akong napalunok nang marinig ko ang boses ni Brianna na bumanggit ng pangalan ko. Nagsimulang mag-slow motion ang lahat sa akin sa paglingon ko sa kanya. Pakiramdam ko tuloy ay parang may spotlight na nakatapat sa kinakatayuan naming dalawa ngayon. Parang kami lang dalawang nakatayo ngayon sa loob ng bahay. Hanggang sa wakas ay magtagpo na ang mga mata naming dalawa. Sa halos 5 buwan na lumipas, alam kong malaki ang nagbago sa kanya. Mula sa pananamit hanggang sa pagpapaikli niya ng buhok. Saglit ako napatulala sa kanya habang may kakaibang tibok ang ginagawa ng puso ko. Yung oras na yon, yung oras na nakita ko siya ulit pagkatapos ng huling gabi ng pag-uusap naming dalawa. Yun ang oras na naramdaman kong muling tumibok ang puso ko para sa kanya. Parang biglang bumalik lahat ng nawawalang feelings ko. Mali, hindi parang dahil ngayon ay alam ko na kung bakit bigla na lamang ay na-miss at tinahanap ko siya. Alam ko na kung bakit. Hi Brianna, ang bati ko sa kanya. Kumusta? Tanong niya. Eto, nami-miss ka na. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para isagot yon. Lakas ng loob nga ba o kakapalan ng pagmumukha? Ngumiti naman si Brianna kaya napangiti rin ako. Pero hindi na siya sumagot pa. Hindi ko tuloy alam kung na-miss niya rin ba ako o hanggang ngayon ay galit pa rin siya sa akin. Tara, kumain na tayo. Sa wakas ay basag ni Kath sa katahimikang namayani sa aming magbabarkada. Lahat kami ay tumalima at agkanya-kanya ng upo. Dapat ay masaya kaming kumakain ngayon pero parang hindi. Nasira ko yata ang birthday celebration ni Arvin. Ang ganda ni Brianna, no? Napangiti ako sa sinabi ni Arnold habang inaayos namin sa loob ng kotse ang mga ginamit namin sa pag-iihaw kanina. Hindi ko tuloy maiwasang tumingin kung saan nakatayo si Brianna at nagpapaalam kina Angie. Ihatid mo na pare, suhestyon ni Arnold. Ha? Kunwari sabi ko bago muling tumulong sa paglalagay ng gamit sa kotse. Kunwari ka pa? Nasabi mo nga na I miss you kanina bakit hindi mo dagdagan ng hatid na kita? Ang tagal din nung huli siyang nagpakita sa atin. Nag-resign sa trabaho, umuwi sa probinsya at nag-deactivate ng mga social media account.
I think this is the time na mag-usap kayong dalawa at magkumustahan. Mukha namang okay na siya after ng breakup ninyo. Lalo pa nga siyang gumanda oh. Kaya Gina pare, bago ka pa maunahan ng iba. Wika pa ni Arnold. Muling gumuhit ang ngiti sa mga labi ko. Tama si Arnold, iyahatid ko na si Brianna para makapag-usap kami. Pare, ikaw nang bahala dito ah. Sabi ko bago ibinaba ang mga gamit na hawak ko nang makita kong papalabas na si Brianna ng bahay. Brianna? Mahinang tawag ko sa kanya. Huminto naman sa paglalakad si Brianna at lumingon sa akin. Kagaya kanina may matamis na ngiti sa mga labi niya. Mga ngiti niyang na-miss ko ng sobra. Mga ngiting hindi ko kababakasan ng kahit na anong sakit na ibinigay ko sa kanya. O Paul, pauwi ka na rin ba? Nagpaalam ka na ba sa kanila? Tanong niya sa akin. Oo, eh, ikaw din ba? Gusto mo na ihatid na kita? Wala kaya tang dalang kotse ngayon eh. Dire-diretsong sabi ko sa kabila ng mabilis na pagkabog ng dibdib ko. Ito yung kabang nararamdaman ko noong unang beses na tinanong ko ang pangalan niya sa may harap ng classroom nila noong high school pa kami. Ha, actually meron kasing susundo sa akin kaya halos sabay kaming napapidlag dahil sa busina ng isang kotseng huminto malapit sa kinakatayuan naming dalawa. Ilang saglit bago bumaba ang isang lalaking mas matangkad sa akin ng kaunti, mas maputi sa akin ng kaunti at mas magandang pangangatawan sa akin ng kaunti. Sa maikling salita, mas magandang lalaki siya kumpara sa akin. Paul, si Jay, office mate ko. Nag-usap kasi kami na iahatid niya ako pa uwi since nasa talyar ang kotse ko. Jay, si Paul, pagpapakilala ni Brianna sa lalaking katabi niya. Hi pare, nice to meet you. Ang wika naman ni Jay. Nice to meet you rin pare. Sagot ko bago inabot ang kamay sa estrangherong lalaking ipinakilala ni Brianna sa akin ngayon. Sa tono ng pagsasalita niya ay mukhang hindi lang siya lamang ng itsura sa akin kung hindi pati antas ng buhay. Sige Paul, mauna na kami. Ingat ka. Nakangiting paalam ni Brianna na bumeso sa pisngi ko bago sumakay ng kotse. Napatimbagang ako habang pinagmamasdan ng papalayong kotse na sakay si Jay at ang babaeng minahal ko ng mahigit 7 taon. Hindi ko alam kung bakit may inis akong nararamdaman ngayon. Hindi actually inis eh. Selos. Pagkatapos ng gabi ng birthday celebration ni Arvin kung saan ay muling nakita ko si Brianna pagkalipas ng ilang buwan ay mas lalo ko siyang hinanap-hanap. Mas lalo ko siyang na-miss at mas lalo kong naramdaman na bumalik na ang feelings ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko na i-text siya isang gabi. Ang sabi ko ay nami-miss ko na siya. Natuwa ko nang may dumating kaagad na reply pero nanlumo rin ako nang malaman kong hindi pala mula sa kanya. Binuksan ko rin ang laptop ko ng gabing yon sa pag-iisip na baka wala siyang load kaya hindi siya makareply sa akin. Hindi ako nabigo nang makitang kulay berde ang bilog sa pangalan niya sa may chatbox ko. Isang lunok ang ginawa ko bago nagsimulang mag-type. Hi Brianna, I miss you. 3 minutes ang lumipas, 5 minutes hanggang sa naging 10 minutes bago ko yun nagawang isend ang message sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas at nakita ko na nasinan niya ang message ko. Doon ay lumakas ang kabog ng dibdib ko habang naghihintay ng reply niya. Napabuntong hininga na lamang ako ng halos kalahating oras na akong nakatitig sa laptop ko ay wala pa rin akong reply na nakukuha mula sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang nawala ang kulay berde na bilog sa pangalan niya. Pero hindi ako sumuko sa pagpaparamdam kung gaano ko siya namimiss. Sinubukan ko siyang puntahan sa bahay nila pero palaging siyang nasa bagong opisina at naka-overtime o kaya ay lumabas na kasama si Jay. Sinubukan ko rin puntahan siya sa opisina nila pero nang lalapitan ko na siya ay hindi ko na naituloy dahil nakita kong may kasama na siyang iba. Si Jane na naman. Pero isang bagay lang ang totoong nagpahinto sa akin. Yung ngiti sa mga labi niya na huli kong nakita noong magkasama pa kami, noong kami pa. Ang tanga ko lang. Iniwanan ko siya sa ere.
Sinabi ko sa kanya at ipinaramdam ng paulit-ulit na hindi ko na siya mahal. Ngayon ay mag-e-expect ako ng basta-basta niya akong muling tatanggapin sa buhay niya. Ngayon nararamdaman ko na ang sakit na ipinaramdam ko sa kanya noon. Pero hindi ako susuko. Hindi ako susuko hanggang sa maramdaman mo siya at ako pa rin hanggang sa huli. Hindi ako susuko hanggang sa mahalin niya ako ulit. Brianna, mahinang tawag ko sa pangalan niya. Hinintay ko munang makaalis ang kotse ni Jay bago siya nilapitan. Malalim na ang gabi at medyo malakas ang ulan kaya kahit pareho kaming may hawak na payong ay bahagya pa rin umaampias ang tubig ulan sa mukha at damit namin. Ilang saglit bago niya ako nagawang harapin at kagaya ng dati ay may ngiti sa mga labi niya. Ngunit kakaibang ngiting nakaguhit ngayon sa mukha niya. Ngiti na ramdam kong may tinatagong lungkot at sakit. "Hi Paul," ang bati niya sa akin. "Brianna, pwede ba tayong mag-usap?" Diretsyong tanong ko. "Sorry Paul, may inuwi kasi akong trabaho kaya wala akong oras ngayon. Siguro next time na lang," sagot niya. "Brianna, saglit ito." Hindi ko na napigilan ang sarili ko na hawakan siya sa braso ng akmang tatalikod na siya na labis kong pinagsisihan. Nanlalabo na kasi ang mga mata niya dahil sa mga luhang nang humarap siya sa akin. Mga luhang halatang kanina pa niyang pinipigilan na ipakita. Ramdam kong sinaktan ko na naman siya sa ngayon. Ramdam ko lahat dahil sa bigat na mga luhang namuo sa mga mata niya. "Brianna, I'm sorry," wika ko. "I'm sorry for what, Paul?" tanong niya. Kasabay ng tuluyang paglandas ng luha sa magkabila niyang pisngi ay ang pagguhit muli ng ngiti sa mga labi niya. Ngunit sa pagkakataong ito ay mapait na ngiti na. "I'm sorry kasi nagkamali ako. Nagkamali ako na iniwalayan kita. Nagkamali ako na sinaktan kita. Nagkamali ako nang sabihin ko sa iyo na hindi na kita mahal. I'm sorry kung naging tanga ako. Brianna, I'm sorry." Hindi ko na rin napigilan ang sariling mga luha ko na kumawala mula sa mga mata ko. Hindi ko alam kung paano pa siya papaniwalain sa mga sasabihin ko pero bahala na. Ang gusto ko lang ay maiparamdam sa kanya na nagsisisi na ako. Gusto ko lang iparamdam sa kanya na mahal ko pa rin siya. Hinawakan ko ang kamay niya kaya pareho naming nabitawan ang mga payong na kanina lang ay nagsisilbing munting bahay namin sa malakas na ulan. Mahigpit ko yung hinawakan. Mahigpit na tila wala nang bitawan pa. "Brianna, mahal." Isang sampal mula sa palad niya ang nagpahinto sa mga sinasabi ko. Nakita kong nangangatal na mga labi niya at naniningkit na ang kanyang mga mata dahil sa mga salitang binitawan ko. Dahil sa sakit na muli kong ipinaramdam sa kanya sa ngayon. "Paul, tama na. Tama na, please. Aaminin ko dati ang tagal kong muling inasam-asam na marinig ang salitang yan mula sa'yo. Mukha akong tanga na naghihintay ng mga tawag o kahit isang text mo man lang. Halos araw-araw akong umiiyak at nagdadasal noon na sana magising ka na mahal mo ulit ako. Paul, ang tagal kong nagpakatanga para lang marinig ulit sa'yo na mahal mo ako at kung gaano mo ako kamahal. Pero ngayon, ngayong sinasabi mo sa akin ang salitang ilang araw, linggo at buwan kong hinabol-habol sa'yo, wala na ako ibang maramdaman kung hindi ang sakit. Sakit dito sa dibdib ko. Wala na ako ibang maalala kung hindi ang masasakit na bagay na ipinaramdam mo sa akin noon," naiiyak na wika niya. Hindi ko lang nakikita sa mga mata niya ang sakit. Sa kabila ng napakalamig na hanging bumabalot sa katawan ko ay nararamdaman ko pa rin ang sakit sa mga salitang binitawan niya ngayon. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit at paano ko tinapos ang 7 taon na relasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit sinayang ko ang pagmamahal niya sa akin. Kung paano ko siya nagawang pakawalan, kung bakit ko siya nagawang saktan. "Binitawan mo na ako, Paul. Binitawan mo na ako kahit ayoko pa. Kahit masakit sa akin, kahit na hindi ko kaya.
Huwag mo naman sana kong gawing laruan na pwede mong iwanan kapag nagsawa ka na at babalikan anytime kapag hinahanap-hanap mo na. Paul, nasasaktan din naman ako. Baka nakakalimutan mo na nakakaramdam pa rin ako ng sakit. Pakiusap niya sa akin. Brianna, hindi kita pinaglaruan at mas lalong hindi ko sinadyang masaktan ka. Nagkamali lang ako pero minahal talaga kita. Naiiyak na wika ko. Shhh! Inilapat niya sa mga labi ko ang hintuturo niya bago muling nagsalita. Tama na please. Tama na Paul. Ayoko na. Hindi ko na kayang masaktan. Ayoko nang masaktan. Kaya kung talagang mahal mo ko at ayaw mo na akong masaktan ay itigil mo na ito. Tatapusin na natin ngayon ang lahat, ang sabi niya. Nanakit na ang lalamunan ko pero wala pa rin tatalo sa sakit na nararamdaman ko sa may dibdib ko. Yung tipo ng sakit na parang sasabog na. Please Paul, ayoko na. Ayoko nang masaktan. Sobrang sakit na kasi. At kagaya ng pakiusap niya ay hindi ko na siya pinigilan pa nang alisin na niya ang kamay ko mula sa pagkakahawak sa isang kamay niya. Hindi ko na rin siya pinigilan ang talikuran niya ako at magsimulang maglakad papasok ng bahay. Hindi ko na siya pinigilan pang umalis sa buhay ko sa pangalawang pagkakataon. Papa Dudut, ilang taon na po ang nakakalipas mula nang tuluyan ng matapos ang relasyon namin ni Brianna. At hanggang sa ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Ngayon ay pinagsisisihan ko kung paano ko itinapon ang 7 taon ng pagmamahalan naming dalawa. Kung paano ko sinayang ang lahat. Pinagsisisihan ko na kung paano ko siya nasaktan. Pinagsisisihan ko kung paano siya nawala sa buhay ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kasalanan ko kung bakit siya umalis sa buhay ko. Kasalanan ko kung bakit nasasaktan ako sa ngayon. Kung nilinaw ko lang ang nararamdaman ko noon, kung hindi ko lang minadali ang lahat, kung hindi ko lang inakalang na fall out of love na ako sa kanya, kung binigyan ko lang ng oras ang sarili ko na mahalin siya ulit. Kung hindi ko lang siya sinaktan ang paulit-ulit noon, hindi siya mapapagod na mahalin ako. Hindi na sana siya mawawala pa sa buhay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko na naging daan para kahit papaano ay mabawasan ang bigat dito sa dibdib ko. Lubos na gumagalang, Paul. Maraming salamat Paul sa pagtitiwala mo dito sa aking YouTube channel at pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi na talaga natin maibabalik pa ang nakaraan. Pero sana dumating ang araw na mapalaya mo na ang sarili mo mula sa mapait ninyong nakaraan ni Brianna. Ganon talaga ang buhay. May mga nagagawa tayong desisyon at pagkakamali na kailanman ay hindi na natin maitatama pa. Mga ka-online, sadyang mapaglaro ang pag-ibig sa buhay ng tao. Yung minsan na akala natin ay tuluyan nang nawala pero babalik din pala. Kaya nga dapat bago tayo gumawa ng desisyon ay ilang beses muna nating pinag-iisipan ang lahat. Hindi man sila ang masaktan sa huli ay pwedeng pati ikaw ay masaktan din. Kasunod ang panghabang buhay na pagsisisi. Huwag kalimutan na hanapin ang aking second channel sa YouTube, ang Papa Dudut Vlogs. Huwag kalimutan din na mag-like, share and subscribe sa episode na ito. Maraming salamat po! Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.